Okay mga boss, welcome back. At ito naman, marami naman kasi nagtatanong sa akin ito. Yung terminal, yung speaker terminal sa baba ng ano ng concert amplifier, ito yun. So, yung i-demo natin, parang katulad nito yan. Ito yan. So, nagtatanong yung iba, kung ano daw yung pwedeng speaker ang ikabit dito at tigi ilang watts daw. So, yan ang kakadalasang tanong sa akin. Ngayon, titingnan natin yung board kasi kung dito pa lang sa ano, sa video makikita niyo na 'di ba tatlong terminal na yung available niya. So, isa, dalawa, tatlo. So, mag-iisip kayo tatlong speaker. Pero kung titingnan niyo dalawang IC lang itong ano kasi na to, itong terminal na to mga boss. Ito lang yung IC na nagda-drive yan. So, itong circuit na to, walang kinalaman dito. Kaya minsan, may mga customer tayo na nagtatanong, boss, yung amplifier ko na 5-0, hindi tumutunog daw dito sa kabitan, dito, sira daw dito, hindi dito tumutunog. Pero pag kinabitan daw nila dito, tumutunog. Kasi magkahiwalay po yan. Ito yung input ng main amplifier. So, ang tawag dito ay main amplifier o power amplifier section yan. Ito, so dalawang channel lang din yan, left and right. Then ito naman siya surround and center section. So nakalagay dito, ayan o, mapapansin nyo yung malapad na yan, surround speaker, tapos yung isang terminal lang naman ay center. So titingnan natin dito kasi ano, bakit siya ganun na tumutunog dito tapos dito hindi. Nangyari talaga yan mga boss kasi madalang din naman masira to. Unang-una dyan, madalang lang din to may gumagamit ng party na to. So pera lang sa mga hardcore talaga na pati to kinakabitan nila. Pero may mga specific lang na wattage ng speaker ang pwede mo ikabit dito. Pwede ka ba magkabit dito ng D12? Yung ganyan, D12. Pag nakabit kayo ng D12 dito, tutunog naman. Ang tanong na lang, tatagal ba? Kasi masyadong mataas na. Ang katulad nitong original na ano na amplifier na 5-0, isa din to sa base yan kasi ang nakalagay dito na transistor, ICI LM1875. Yan, parehos LM1875. Ngayon, i-google na lang natin yung pinaka data sheet niyan tapos ilagay natin diyan sa screen. So, sa tantsa ko lang yung LM1875 nasa 20 to 30 watts na ano. So, may idea na kayo agad kung ano kasi naka-declare naman diyan kung ilang watts yung power niya ng ganitong IC. So, may idea na kayo kung anong speaker yung ikakabit diyan base sa wattage ng IC na 'yan. Pero bakit nga ba siya tatlo? Tatlong terminal, tapos dalawang IC lang. Titingnan natin sa likod. Ito naman yung likod niya, mga boss. Ayos natin ito. Yan. Yan. Okay. Kung mapapansin nyo, kailangan kuha tayo ng panturo. Yan. Ito yung sa center. So, ayan, tatakbo siya dito. Mao. Matik yan, yung sa center, ano na agad, yung IC na to, yung isang IC na to, para lang sa center, ayan o, kasi ito negative nila eh, ayan, negative ground na yan, ayan o, negative. Tapos itong dalawa naman, ayan, tingnan natin yung dalawang, ayan. So, papunta siya dito sa IC na to. So, itong IC na to, para sa surround, dalawa. Ibig sabihin mga boss, hindi kayo pwede magkabit yan ng 4 ohms. Minimum of 8 ohms yan kasi nakaparallel lang sila ito. May jumper siya dito. Tingnan natin sa likod. Ayan o, may jumper siya na wire. Ayan o. Ayan, naka-jumper lang siya. So, itong dalawa magkasama lang din o. So, nag-jumper siya pababa. Tapos, papunta na siya dito. Ayan o, dalawang jumper. Ayan. Magkasunod. So sa madaling sabi, itong IC na to para sa center, ito naman para sa surround. Nakaparallel lang siya.
Kaya ang ano niyan mga boss, ang advice ko diyan, kung magkakabit kayo dito ng speaker, siguro maximum na ng 50 watts. 50 watts na speaker, then minimum impedance ng 8 ohms. So kung maglalagay ka dalawang 8 ohms, total 4 ohms niyan, kaya pa nito. Pero kung 4 ohms ang kinabit nyo dalawa, magiging 2 ohms yan, mabilis 2 minute, iinit ng iinit to. At baka masira agad. So, paano to gagana? Ito kasi mga boss, ito yung pinaka-input nyo. May kadugtong pa yan dun sa harapan. Ito yung pinaka-input nya ng center at saka surround. Kaya nagiging nagkakaroon ng effect yan na center o kaya surround effect na... Iba kasi tunog ng surround, parang ma-echo o ano, parang alam niyo yung nasa ilalim ng kuweba. Parang ganun yung effect ng ano. So ito yan, iti-twist natin yung wire na yan. Ayan o, mahaba. O, sa madaling sabi, ito yan mga boss. So dito, ito na yung pinaka-output niya. Dadaan yan dito ng switch. Yan, ito yan. Ito yan, yan, yung pindutan na yan. So ito yan. Pag pinindot mo to, teka lang. Pag pinindot mo to, saka lang to gagana, pag ganyan, naka-off. Kasi may pyesa pa yan dito, ayan o. May mga pyesa siyang dadaanan, ayan, papunta siya dito, ayan o. Naka-off siya, ayan. Ayosin natin, ayan. Ayan, papunta dito. Tapos ito yung pinaka op-amp IC niya para dito sa surround center. So, yan. Yan. Kaya pag hindi tumunog to, tapos ayos naman dito, pwedeng dito kayo mag-troubleshoot. Ayan o. Mapapansin nyo yan. Itong circuito na to. Kasi ito naman ay op-amp ng, ano, ng tone control. Tapos naman ito op-amp papunta na dito sa main amplifier. Yan lang mga boss. So, may idea na kayo kung ano yung pwedeng ilagay na speaker dito at hanggang ilang watts lang yung pwede. So, hanggang dito na lang yung ano natin. At nga pala, itong amplifier na to ay i-restore natin. Abangan nyo, doon ko to i-upload sa main channel. Basic Bob, doon natin ilalagay yung full video restoration nito. For the meantime, yung vlog natin ay hanggang dito na lang muna. At nga pala mga boss, bago tayo makalimot, mananawagan, ano ba? Makikisuyo lang uli. Nakita ko yung YouTube channel ni Kuya DIY Pinoy Technician Official. Naka 100 plus subscriber na siya. So sa mga viewers ko, subscriber ko na pumunta at nag-subscribe, maraming salamat po. At sa mga viewers ko dyan na hindi pa nakapunta at nakapag-subscribe, puntahin nyo na lang po, ilagay ko dito sa screen. I-search nyo na lang yung mas maganda para tumaas yung search. Ano? May tawag dyan eh. May pag ano, palagi kang ano, sinesearch ng mga ano, doon ka na didiscover sa pagsi-search ng channel. Tumataas din yung ano, yung may tawag dito, nakalimutan ko. Basta mas maganda sa channel yun yung lagi kang sinesearch kaysa naman magbibigay ka ng link. So mas maganda yung traffic, may tawag diyan sila, search traffic na ano, mas maganda, mas mataas yung chance na ma-recommend yung mga videos at saka yung channel ni Kuya DIY Pinoy Technician. So mas maganda mga boss, search nyo na lang yung pangalan niya, DIY Pinoy Technician Official. Paalala lang, baka may hindi pa alam, pag umabot po siya ng 1K sub, magpaparapol siya ng mga tester. At kung pala rin kayo, kung isa kayo sa ano, baka kayong manalo. Kaya yung pag-sub nyo, may natutunan na kayo sa mga content na binabahagi niya, may chance pa na magkaroon kayo ng ano. Hindi lang naman ata isang pirasong tester yung ipaparapol niya eh. At itong channel ko na to, nakaraang taon, nagparapol din si Kuya para matulungan lang din ako. Kaya laking pasalamat ko din sa kanya. Nagparapol siya ng ESR ata yun eh. Naka 1K ata ako o yung ano, para ma-recommend. Kaya
ito, tuwing may pagkakataon na pinopromote ko, yan o. So, pa, sana mga boss, matulungan natin at may balik dati. Nawala din kasi yung mga, hindi rin alam siguro ng mga dati niyang subscriber. So, nawala kasi yung dati niyang channel. Hindi ko na alam kung ano nangyari, basta nawala. Kaya, gumawa na lang siya ng panibago at tuloy-tuloy pa rin nag-upload. So, malalaman nyo dun pag pinuntahan nyo yung content. Kung ang pumapasok kayo sa mga piso wifi business, yan, talagang ano, tawag dito talagang sakto yung ano, yung channel ni Kuya para sa inyo. Kasi gumagawa siya ng mga sa mga ano, mga accessories para sa piso wifi mga ginagamit. At nagbibigay din siya ng mga tutorial, yung mga basics sa electronics, magbasa ng resistor, capacitor. Puntahan nyo na lang mga boss. Puntahan nyo na lang. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.